Kausap mo tayo. Si Kuya Cesar po, magandang umaga po. Eh, alam mo, galing po ako sa panunod ng TV. Yung mga balita na nakuha po natin sa Facebook o sa YouTube. Eh, siyempre, kagaya po ninyo, eh, walang tulugan. Hindi na ako nakatulog dito, kaya ito, late na rito ng almusal ko. Nag-isa lang po ako dito sa bahay, kaya mga kasama ko, nagsipasuga. Eh, siyempre, alam nyo, number one akong supporter ni PPM at Inday Sara. At ako ay nagagalak at natutuwa dahil nga po, eh, may laban po ang ating Pangulong PPM. Mamaya, malalaman po natin kung yung final counting nila. Sana po, eh, talagang makuha pa po ni BBM ang position ng 17th President of the Philippines. Mabuhay po, BBM! Samahan po niyo ako, magluluto po ako ng simpleng lutuin, Pinoy style. Alam po niyo yung mga masarap na niluluto pang-almusal. Eh, magluluto po ako ng piritong itlog. Meron pa akong bacon dito. Tapos, yung number one na paborito ko, yung pang-almusal, yung dilis. Alam ko, marami sa inyo, kahit na yung mga mayayaman na tao, eh, kumakain ng dilis. At saka, kagabi po, habang nanonood ako ng mga news sa ating bansa, ay, naalala kong magluto ng pinakbet. Kaya meron din po akong pinakbet na niluto kagabi. Pero ngayon, yun ang pang-almusal ko. Kaya samahan po niyo ako. Ito po, eh, pinipirito ko na po itong pang-almusal natin. Ito po, pirito lang po ako ng dalawang itlog. Eh, alam niyo, very common yung scrambled eggs para sa almusal natin. At mamaya, eh, magpipirito rin po ako dito. Meron po tayong bacon dito na sobra dun sa nabili ko kahapon. So, iluluto ko na rin siya. At, syempre, ang paborito ko, dilis. Masarap po ito. At saka, syempre, meron akong nilutong gulay na pinakbet. So, yan po ang almusal natin. Pag nagluluto po tayo ng itlog, eh, huwag masyadong malakas ang apoy natin. Simpleng lutuin lang po ito, no? So, kahit na yung mga anak po nating mga kabataan, eh, pwede po magpirito ng itlog para sa almusal. Ayan. Alam po niyo, yung mga sinishare kong mga lutuin dito, eh, simple lang. Pasensya na kayo, eh. Alam mo na niyo, eh, simpleng tao lang naman tayo dito sa Auckland. Hindi naman ako mayaman. Kaya, ang mga lutuin na kaya kong iluto sa ngayon, eh, itong mga ordinaryong kinakain po natin gaya ng mga piritong itlog, pang almusal. Ayan. Okay. Sayang naman kasi yung sayang naman yung space nito. So, maglagay na po tayo ng sama na po natin dito yung bacon para makasave po tayo ng space. Ang pagpirito po ng bacon, huwag masyadong sunog. Alam po, eh, masarap kainin yung bacon na hindi sunog. Yan, sayang kasi yung space, eh. Yung itlog natin, ibaliktad natin. Baka pinatatawa na niya ako dahil napakasimple lang naman itong niluluto ko. Eh, siyempre, common naman ito sa ating mga Pilipino na pang-almusal natin ay lagi merong itlog. Pero, wag sobrang itlog po. Hindi po maganda sa cholesterol ang itlog. Dalawang slice lang ng bacon, okay na yan. Kasi mag-isa lang naman po ako dito, eh. Eh, pagkasama ko na yung misis ko, siyempre, asaka yung anak namin, si Andrew, sa US, then sama-sama na rin kami.
Siyempre, yung iluluto natin, dadamihan na natin. So, ang sinashare ko lang sa inyo ay itong simpleng lutuin na pwede lang sa kukuting, kunwari, isang tao lang, kagaya ko. So, pangit naman kasi kung marami niluluto, tapos ikaw, isa ka lang kakain, sayang naman, masasayang yung ibang pagkain kasi nasisira din. Pero, kasi, taglamig na rito sa New Zealand, kaya yung mga niluluto nating kanin, hindi po nasisira. Ang pwede pang umabot pa ng 2 araw. Basta pagkatapos yung magluto ng kanin, tapos ng luto at kain, yung sobra po ng bigas, kanin po natin, ilagay po ninyo sa rep. Tapos gawin po ninyong sinangag. Wow! Sarap sana ito yung meron ko, no? Tosino. Namimiss ko na yung mga pagkain Pilipino sa atin. Pero dito sa New Zealand, marami po tayo nabibiling mga pagkain Pinoy. So, parang nasa Pilipinas pa rin tayo. Siyempre, yung mga puti rito, hindi nalalam yung pagkain ng Pinoy. So, kinakain lang naman yan, mga sinapoy, mga spaghetti, or pasta, or vegetable salad. Yun lang. Bacon, steak. Nagluluto rin po tayo ng steak paminsan-minsan. Pag may mga okasyon or may mga kaibigan ka, steak ang niluluto natin dito. Ayan po ninyo, pag yung nagkaroon po ako ng bisita rito o meron po ting pasatid sa bahay, i-share ko po sa inyo. Ang niluluto ko lang po itong simpleng almusal. Medyo iiwan natin ang puti. Yung itlog, pwede nating ilipat. Yan. Yung bacon natin, patay na natin kasi masyadong mainit. Nalapit ng masunog. Nako, pasensya na kayo. Iniwanan ko saglit yung niluluto ko dahil napakinggan ko itong si Blessing na umiiyak. Ito po yung pusa natin dito. At saka pasensya na po kayo dito sa bahay. Simple lang yung bahay natin dito. Oh, nako. Gulo, no? Blessing! 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 Meow! Blessing! Oh, ayun! Sorry, nagkamali po ako ang sinabi. Sabi ko kanina, nag-iisa lang ako. Ito, kasama ko si Blessing. Blessing! Hello, say hello to our viewer. Blessing! Come here! Okay. Sige po, at ituloy po natin ang niluluto ko. Kayo na po, nagluto po tayo ng bacon. May sobrang mantika rito, so gamitin na rin natin. Sayang din. Malinis naman yung pan, so ganito tayo ng dilis. Namimiss ko na yung mga pagkain natin sa Pilipinas, gaya ng mga tuyo. Kaya namipili ko rin pong mga tuyo dito. Pero hindi po ganun kasarap. Yung mga, alam po niyo yung mga maninipis ng tuyo. Yung mga espada, ang tawag nga dun sa Pangasinan, may pinka. Ako yun. Sarap na pang-almusal yun. Oh, huwag masyadong sunugin ng dilis. Kasi mapait yan pag may sobrang sunog. Ayan. Pasensya na kayo. Ito na yung lace ng kawali. Sayo naman kasi yung mahiga. Ayan. Ayan na po tayo dito. Ito talagang si Blessing, oh. Blessing, come here. Blessing, what are you doing? Come on. We're gonna have breakfast. Blessing, Blessing. Come here. Say hello to our viewers. Blessing, what are you doing, mate?
Blessing. This is the cat of John Lloyd. Parang pang ko na rin to eh. Pusa ko na rin kasi dito siya nakatira sa bahay. Just playing around. Kuminsan eh gusto niyang lubas. Alam po niyo eh hindi maganda yan sa pusa yung laging sa labas. Baka makakuha po siya ng mga kuto. Ayan, nakakamot na nga eh. Ang ilig niyang kainin alam po niyo yung mga pusa, pag nakakaramdam po sila ng masamang kunwari masakit ang tiyan nila, ang ginagawa po nila, lalabas po yan, pupunta sa mga damuhan. May pinipili po silang mga damo na kinakain po nila. Yun po ang sigurong gambot para sa kanila karamdaman. So, alam po niyo, matatalino rin po ang mga pusa natin at aso. Alam po nila yung mga gamot para sa kanila. Ayun na, ito. Natapos na po yung nagawa natin yung pagluluto. Ito po yung sabi kong magluto ako ng gabi ng pinakbet. Blessing. Oh, what are you doing, mate? Come on, let's have breakfast. Gusto pong makipaglaro sa akin ito. Okay, Blessing, sit down. Come on, sit down. Blessing. Nako, mga kabayan, ito, naka-ready na po yung almusal natin. Typical Filipino. May rice po tayo dito. I hope maubos ko ito. Meron po tayong pinakbit. Ang pinakbit po natin ay may sahog na ribs, pork ribs. At meron po tayong bacon. Meron po tayong red beans. Special na dillies or anchovies. And fried egg. Yan lang po. Napakasimple yung pagkain po. Samahan po niyo ako. Ito, meron po yung sobra dito. Pansit malapon. Dala po ni John Lloyd. Hey! Blessing, what are you doing? Come, baby! Blessing! Sige na po, umpisa na po natin yung almusal. At salamat po sa lahat ng mga viewers po natin. Sana naibigan po yung mga vloggings ko. Simple lang po, pero gusto ko lang i-share sa inyo. Meron pa yung hindi ko na-upload na gardening. Final counting, so I'm sure we have made it and in this out. Congratulations po sa team Unity sa mga Pilipinos, mga kababay mong mga Pilipino dyan sa Pilipinas. Sana po gumanda na po, tuloy-tuloy na gumanda ang ating bansa at sana po maging mapayapa mga ibang politiko na naging opponent po ni sana po ikaw na po tayo tanggapin na po natin kung gusto po ninyong kumanda ang ating bansa, magkaisa po tayo. Well, we have to accept, hindi ikaw meron pang ibang magaling sa inyo ang handang manda handang magsilbisyo. Okay, kung gusto nyo lahat naman kayo gusto nyo magsilbisyo sa ating bansa, pero natatang leader lang po ang narapat sa ating bansa. So, congratulations po ulit sa ating bayan, kay BBM, kay Indesara, at ang buong United. And sa lahat po ng mga political aspirants. So, huwag po tayong malungkot dahil dapat maging masaya tayo dahil yun ay kagustuhan ng mga
tahun. Sino talaga po ang nararapat at ilalagay nilang bilang 17 president ng Pilipinas. Okay, ako na naman ang pusa. Okay, kaya na po tayo. Pag-asa po sa aking mga aking kuya, and slice of bacon. Kaya na po tayo.